you, my friend! Good morning! Good morning! Morning pa ba? Ano na ba? Ang mga nangyayari. Ano ba ang susunod sa Pasko? Can you guess? Siyempre, New Year! New Year! New Year! Ano ang nangyayari sa New Year? Siyempre, nagpapaputok. Putukan! Putukan! Anong papaputukin natin? Okay. Ito malupit. Try Neil. Pinasabog yung base. Si B, pinasabog niya yung base ni Sly. Oh? May balak niyang papasabugin yung base ko. Ba? Kaya napag-desisyonan ni Sly, napasabugin na completely yung bahay ni Try Neil. Okay, tara na! Sasabog! Uy! Tara na! Gusto ko yan, bagong taon na. Tama-tama. Oh! Try Neil! Try Neil! Gusto ko yan! Kasabog si Jollibee! Ay! Ano, kuha na tayong gamit! Tara na! Ano? Ang kailangan natin, okay, lagi natin yung listahan dito ng gamit. Kailangan natin, para magawa ng TNT, isang gunpowder, isang sand, pag pinaghalo, sinigang mix, laba na. Okay, so sabi kasi ni Sly, bago natin siya tawagin, dapat daw, nakuha na natin yung gamit, dapat na sinigang mix na natin. Para okay, pagkasama na natin siya, rekta, boom, 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 boom. Happy New Year! Happy New Year! Kay John siya, meron kang hawak na isang stack ng TNT, meron akong hawak na isang TNT, may hawak si Sly na isang TNT, sabay natin, babaril-barilin yun, ha? Iyo. Tara, 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 tara. Teka, yan na. Tara. New Year, oh. Saan nga ba? Punta tayo dun sa ano. Di ba meron kan yung ginawa mong, ano, mob farm? Nasaan, alam mo ba kung nasaan na yan? Nakakalimutan ko na. Pero, pero alam ko. Alam ko kung nasaan. Tara, tara, tara. Tara, 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 tara. Ito pala yung sinasabi mo. Di ba? Ikaw nga nagdala dito sa akin. Di ba dito yun? Sa bibandang dulo. Hindi na nga natin nagamit tong taguan na base ni Bibuyog kasi di naman napag-build si street dito eh. Kaya nga eh. No? Yung take si street eh. Itong lugar na to, ito po ay base namin nila Bibuyog na kung saan magtatago po kami kapag nagkaroon ng sakuna. Eh so far naman eh, parang wala naman natang balak yung kabilang kampo na man terorista eh, no? Wala, wala. Mahina wala. Masyado mahina? Yung mga honest lie. Wala Nickel, yun? Asiro. Di ko nga nakikita yun eh. Paano iboboto ng tao yun? Sino ba yun? Hindi ko kilala. Bakit ikaw ata tumakbong mayor eh? Mas iboboto ka ng mga bata eh. Wala, wala, wala. Na naihinaan ako sa nauan ni Sly, ma'am. Wala yun. Hop the hook, hop the hook. Hindi convincing. Hindi ko ay lobo ko. Hindi convincing. Hindi ko ay lobo ko, pre. Walang plataforma na maayos. Though wala pang debate ha. Kasi hindi pa natin nakikita magdebate. Pero Bibuyog talaga ako, pre. Bibuyog asa talaga. Dito okay, sige. Guys, kukolektahin muna namin yung mga pasabog. Tapos pupuntahan namin si Sly, okay? Ito, 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 ito. Ito na, ito na, ito na. Ito ba? Ano ba? Ito, 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 ito. Dito sa ano ko, natago ko na. Natago mo na pala eh. Nasaan na? May sand ka dyan. Ubus. Wala pala akong sand. Ba't ganun? Marami tayong gunpowder, wala tayong sand. May gunpowder na tayo ng extra. Oh, meron. Mali yata itong pinunta natin dun sa isa kong ano, storage. Dami ko storage eh. Dami mo kasing bahay. Yan ang problema. Hindi katulad ng mga tamad kagaya ko. Isa lang. Isang bloke lang yung bahay. Wala pang laman. Laman. Wala. Doon sa isa. Sa may minigame area. Grabe na yung bahay mo. Guys, tinan nyo yung bahay ni kay John C. Pag pinrigam natin. Para ka talagang nasa Bigan City. A grim place to be. Hindi ko pa nga na inaano yun. Inasikasa. Kulang na lang empanada. Empanada. Pabasok pa tayo? Oo. Oh, alam ko nandito dito yun eh. Sand. Ito. Dami dito. Let's sing Merry Christmas sa sabog ang holiday. Sa sabog ang bahay nini. Saan yung gunpowder mo, Herbs? Ayun, tara, prop na tayo. Tig dalawang stock tayo. Tingin mo? Sige, pwedeng-pwede na yan, kasyang-kasyang. Kaya-kaya natin yan i-crop dito. Sige, ako na magka-crop nung iba. Pag nagpasabog naman ako sa tubig, di ba, hindi naman maapektuhan? Hindi. Hindi masasabugan yung ano. Ah, okay, sige. Quality check tayo, guys. Mag-quality check tayo. Ay, di, ako na. Kuya John C. Do the honors. Sige, ako na ba? Ikaw na, ikaw na pumana. Ay. Hop, 10 beats. Pare, 10 beats. Putik. 10 beats, 10 lamag beats, 10 pass, beats. Lamagpas, lamagpas. Ah, hindi sumasabog kasi nasa tubig. Boom. Ah, sa tubig. Ayun, ayun. Ayun na. Ooh, wala. High grade, good quality, bomba. Pasabog, fireworks. Bomba na. Tara na. Tara na. So nandito tayo ngayon sa shopping district at
makikita nyo, butas. Look at this, ang laking butas nito. Grabe. Ito yung ginagawa ko dito, guys, for the past ilang weeks, 1 week yata. Ayan, no, tingnan nyo, binutas ko tong bundok na to. Tapos, kung mapapansin nyo dito, medyo nahukay onti itong lupa dito sa ilalim. And then, makikita nyo, may napapansin ba kayo? Parang yung mga shop, minove ko siya, ayan, parang hinilera ko siya ng paganyan. Kasi dito na natin itatayo. Ayan, ready na yung pagtatayuan natin ng City Hall. Ayan, makikita nyo dito, oh, nahawi na natin lahat ng shop dito, nakahilera na sila paganyan. O, oh, diba? Para kasi meron ditong gagawin parang landscaping, and then napag-desisyonan ko na rin na i-connect siya dun sa ginagawa ni AC dun. Pero hindi ko siya pwede ipakita sa inyo kasi nga spoiler din yung ginagawa ni AC na yun. And isa pa, ano pa ba? Eto, tingnan nyo, wala na dito yung shop ni Aubrey. Tapos medyo nabutasa ko yung hallway ni B dun. Pero ayusin na lang natin yun after kung magawa or mabid lahat dito. And then, syempre eto kailangan din natin i-refer yan, no? yung bundok na yan. Kasi nga, tingnan nyo, ang pangit tingnan kapag ganyan lang siya. So meron na tayo ditong green nine ng pang terraform. Ayan, oh. Snow black, tone, nagreen din ako ng grass black, tsaka ng pack ice. So mamaya tatakpan din natin 'to. So naka-prepare na rin yung schematics na panggawa dito pang terraform. And then syempre meron din tayong gagawin mamaya na exterior, which is dito nga. Ito yung exterior natin sa ng City Hall. And then yung interior ng City Hall, once na ma-build na yung City Hall, eh yun naman din yung gagawin natin. And then, eto naman guys, yung mga kailangan natin for the City Hall. Sobrang dami, oh, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo, umabot siya ng ilang double chest yan. Punong-puno yan guys, tingnan nyo. So, ayan siya guys. At ang tanging gagawin na lang natin, tanggalin muna natin to. Ayan. And then, siguro, kailangan na natin mag-build into a time-lapse. Let's G! Makita guys, ready na ba kayo makita kung ano yung binild ko dito sa shopping district? Ito yung pinakamalaking building na nabuild ko sa Talambuhay, hindi sa Buntalambuhay ko, pero sa season na ito, ito yung pinakamalaking building na nabuild ko. So tara at tingnan nyo na guys ang Kada Craft. Mali ako ng kinapinindot ang Kada Craft City Hall. Ay, sa wakas natapos ko na. Oh, finally, ang tagal ko rin binuild to. Parang umabot yata ako ng mga 8 hours or 16 hours yata, kasi tinignan ko yung timelapse video natin. 16 hours yung total, tapos kinompress ko lang siya into what? 1 minute? Ganun? 16 hours into 1 minute? Grabe! Ang tagal kong binil ko! Kung makikita nyo dito, ito na yung kabuuan ng City Hall. Ayan. Medyo hindi ko pa nga lang siya, actually medyo may mga konti pa tayong gagawin dito kasi hindi ko pa masyado natapos tong terraforming sa likuran kasi
kasi kailangan natin ayusin yung bundok sa likuran. 'Di ba kasi kanina inuka natin yung bundok na yan para magkasya tong town hall na to, ay town hall, city hall na to. So ngayon guys, kailangan na nating i-repair ulit yan. So makikita niyo doon sa likod, ayan oh, tingnan niyo. Oh, meron na siyang parang unting terraforming pero hindi pa tapos eh, hindi pa tapos to. Meron pa tayong inaayos dito banda, ayan. So kailangan ko lang din ma-record na to para mailabas ko na rin sa inyo, no. So it is due na in demandable. Wow, due in demandable. Due na kasi to, talagang kailangan ko nang ilabas para talagang mag-boost through na yung election dito sa Kadakrap at manalo na si Mayor B. Oh, mayor agad ah. Mayor na syempre. Assume na nating mananalo na si B dito, di ba? Before mayor. So ayan guys, ito lang naman yung ginawa ko diyan sa exterior. Makita niyo, ang daming bulaklak, maraming bulaklak dito. Ayan, mapapansin niyo, mayroong mga bulaklak diyan. So ito mga to, ano lang eh, tinignan ko lang din sa mga nagkumukumuha lang naman ako inspiration sa iba't ibang lugar, sa mga real life inspiration kasi medyo hindi ko rin sure kung paano ko alalagyan ng mga bulaklak or yung mga exterior design itong harapan nitong City Hall. Tapos ayan guys, kung makikita niyo dito, meron tayong parang ginawang uka dito, pabilog, kasi ito yung magiging entrance niya. Ayan oh, grabe, tingnan niyo, ang laki, ang taas. Tapos nirelocate natin ngayon yung Nether portal from siguro nandito siya banda dito sa gitna nito. Tapos nirelocate lang natin siya papunta dito sa gitna. Ayan na, 'di ba? Mas maganda tingnan yung Nether portal natin. Ito na yung parang official Nether portal dito sa shopping district, no. Para talagang medyo organized tayo dito sa shopping district. So, medyo ikukwento ko lang sa inyo paano naka-map itong design na ito. May ginamit lang ako na color palette. Yun yung sinundan kong color palette. And then I added some more. So, ang color palette kasi na ginawa, ang nakita ko is ano siya, nagbe-break yung quartz sa taas and then sa ibaba naman is parang mga dirty white like birch ganun. Actually nga itong ayan yung parang dirty yellowish na white na yan is puro sandstone yan. Pero doon sa original design or yung original na inspiration natin dito ano siya, parang made of wood. So ang ginawa ko is binago ko yung materials niya and then nag-add ako ng granite sa ilalim na parang itong granite na to, ito yung parang foundation, ayan, parang foundation type ng ano, para makita mo yung kulay niya is kulay pula, parang brick siya. So yun yung ginamit ko sa first floor, actually parang ground basement floor pa to, itong brick wall na to. And then sa second naman is parang ito yung magiging first floor, nag-combination na siya ng red and yellowish na kulay gamit ang granite at sandstone. And then kapag pagdating mo or pag-akit mo doon sa second floor, more on sandstone na lang siya. And then lastly, dun sa pinaka-final floor, ginawa natin siyang parang quartz na lang. So makikita na dyan, ayan o, tell nyo, from red, tapos combination ng sand tsaka red or granite, and then sandstone na lang. And then pag-akit mo sa taas is quartz na siya. Medyo nag-leak lang yung quartz na kulay dito sa ibabang to. Kasi ito yung parang grand entrance, kaya parang sabi ko, parang maganda yata na may nag-leak na unting quartz dito sa gitna. Actually, may nakalimutan pa ako ilagay dito na kailangan natin may lagay dito na flag, ayan, flag ng Philippines, ayan, dito sa gitna nito. So hindi ko pa nailalagay. And then siguro proceed tayo dun sa pinakatuktok. So sabi ko, parang kung sakaling ito lang yung gagawin natin, yung bubong na ito, parang kulang, parang may kailangan pa tayo idagdag. So ang ginawa ko is nagdagdag ako ng parang arch. Hindi ko sure kung parang pagoda ba to ang tawag dito. So parang ganyan, pagoda type na big building or structure. Sabi ko, hindi pa ako satisfied. Kailangan ko palagyan ng ang tawag dito, clock. Isang parang grand clock na ganyan. So parang inspired din siya doon sa Manila City Hall. 'Di ba sa Manila City Hall may parang clock siya sa taas na tower, clock tower. So ayan guys, dinagdagan din natin siya ng clock dito sa gitna. And then naglagay pa ako ng pinakamaliit na mga tower na yan, ayun 'no. Pinakamaliit na tower. sa taas itong clock na to. Meron pa tayong pinakamaliit na tower dyan. So ayun siya guys, ayun yung kabuuan ng City Hall. So sa ngayon, kapag galing ka dito sa
shop ni Robrox dito sa New York. Ayan. So kung wala tong si Sexy Sly, kung wala yung si Sexy Sly, eh makikita mo agad yung City Hall natin, no? Although nakaharangan siya ng mga shop kasi ang parang ang magiging space ng City Hall or yung parang ano niya is dito lang banda sa unahan. Ayan, no? Ito lang yung unahan. And dito guys, ang ginawa ko dito is pinantay ko yung road na to dito kay ginagawa ni AC na parang tunnel type na pathway. Kaya maganda rin tong ginawa ko dito na parang planning regarding sa mga roads. And then makikita mo dito, nilipat ko yung shop ni Lady Sue, no? From siguro dito banda yon, dito banda yung lugar niya. And nilipat ko rin siya, tinabi ko siya dun sa shop ni Sly. At maganda naman yung kinalabasan niya kasi parang naging mas maayos yung road. Parang naayos yung pag-organize natin ng mga shop dito. And medyo talagang kinailangan ko i-rebuild yan, no? Giniba ako tapos ni-rebuild ko lahat ng shop na yan. Actually, nagpatulong din ako kay Oy Classy. Si Oy Classy yung nag-move nung ibang shop dito from different spot to the correct spot na dapat mas okay siyang ilagay doon. So dito makikita nyo lahat ng shop ni BA nakahilera ng ganyan. And then doon naman sa kabila yung shop ni Faith, yung shop ni Mas Tamit, and then yung shop ni JC, yung wool shop niya eh sayan, nakahilera lang din siya. And then eto guys, etong City Hall na to eh nakagawa na rin tayo dito ng at least onting interior. So gumawa na tayo ng onting interior dito para ano, para at least 'di ba magamit na natin yung loob niya. So punta tayo dito sa pinakagitna. So ito yung para magiging grand entrance, 'di ba? Pangit to. Ano natin? Yan. So ito guys, makikita niyo, ito yung para magiging pinaka grand entrance nitong City Hall. So dito papasok. Yung kapag papasok ka dito sa loob, eh tara! Eto guys, yung interior na sinasabi ko sa iyo. Somewhat partially finished yung interior dito. At itong interior na to is designed by Sashui. Kilala niyo si Sashui guys? Siya yung bagong member ng Kada Crap. At tumulong siya dito at humingi ako ng tulong sa kanya para pag-designan itong interior nitong City Hall. At makikita niyo, ang ganda. Grabe, ang ganda ng itsura ng interior. Oh my gosh, talagang nasunod yung color palette niya dito. And talaga wow, grabe, wow, look at that chandelier. look at this stage. Yeah, stage. Siguro parang dito na lang gaganapin yung ano, debate. Kasi alam ko magkakaroon ng debate during election period. Ayan. So dito yung debate. And then, syempre ito, may mga audiences. Pwede tayong umupo dyan para makinig ng debate. Diba? Syempre, since dalawa lang naman yata yung tatakbo bilang mayor. So, sigurado dalawang side lang din to. So dito siguro yung kay B, tapos dito yung kay L. Diba? So, ganyan siya. And then, medyo wag na lang siguro nilang pansinin ito. Ayan. Work in progress pa kasi siya. So sa susunod na lang natin to asikasuin once na tatapos si election. So kailangan din syempre gumawin natin yung parang mayor's office. So wala pa tayong nagagawang mayor's office. So dito guys, kung mapapansin nyo, parang sobrang laki na niya, no? Ang laki ng space. Parang sobrang wow, grabe ang laki na nito. Pero eto guys is parang nasa mga siguro mga 30% pa lang nung space na nagawa natin dito sa interior, ayun, sa City Hall. Kasi tiyo mo, mapapansin mo, ano na lang tayo para makita nyo maigi. Ayan o, marami pang space dyan. Same as dito. Tapos, pag umakit ka sa taas, may space pa rin. May space pa na napakalaki dito. Tingnan nyo naman. Tapos, pag umakit ka ulit sa taas, may space ulit. Grabe, ang dami, ang laki nitong space na pwede nating lagyan ng interior. In a sense, parang medyo ang hirap pala interioran kasi ang laki. Ang dami yung interioran, pero at the same time, maganda siya kasi talagang you can go wild sa pag-interior. Wow, you can go wild. Paning wild? Kunyari, yung alam mo yung may book na mahaba, parang rakis na ganun. So wala, so kailangan ko pang designan to. So, siguro hingin na lang din tayo ng tulong ulit kay Sashi. Magpapatulong tayo aside from siguro siyang magdi-design, eh tutulong na rin tayo. So parang magko-collab na lang kami dito sa pag-interior ng City Hall na to. Once na natapos na siguro yung election, so yung necessary na interior naman is tapos na. So pwede na sila mag-debate dito. And siguro dito na rin natin gawin yung parang election, no? Pwede na rin. So ayun guys, grabe yun.
ang dami, ang haba, ang laki nitong laki nitong nagawa ko, guys. I'm so proud of this build. Grabe. Ngayon lang ulit ako nakapag-build ng ganito kalaki, aside from siguro yung season 4, yung mga shop, yung shop ko. Ayun yung next to dito, ayan, next na pinakamalaking build. So siguro ayun, guys. And I think hanggang dito na lang. Paalam.